Hello mga karancho, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa ibang panig ng mundo dyan sa Pilipinas. Magandang umaga po, nagbabalik po ang inyong karancho. Ngayong gabi po ay gagawa tayo ng kilawin kasi ngayong gabi ay makikipag-inuman ako online. Tara na, ready na ba kayo? Halika na! Balik po tayo sa ating preparation, ano? Ang gagawin po natin ngayong gabi ay gagawin tayo ng kilawin. So, itong kasangkapan natin ngayong gabi ay extra virgin olive oil. Of course, gagamit tayong vinegar, konti lang, siguro mga isang teaspoon lang. At ang atin naman pong gagamitin ngayon na vinegar ay balsamic vinegar. Medyo manamis na po ito sa paborito ko ito sa pagkumagawa ko ng kilawin. Kaya, ito po siya. At ang ating mga kasangkapan naman na gagamitin ay, of course, yung pag walang tuna sa kilawin ay anong gagawin natin kilawin? Kaya po lang sibuyas, luya, of course, ang ating favorito, which is, anong tawag ito? Coriander. Masarap yan. Chili, hindi maanghang, lamansi, baby cucumber, at toyo. Yan, umpisa na po natin ha. Kaya ang gagawin po natin, tatabi lang muna natin yung ano, yung ang ating tuna. Okay? Importante po sa tuna na palaging malamig po yan siya. Hindi nakalagay sa room temperature. Babalik lang natin siya sa ano, sa fridge. Pag ready na tayo, pag halo-halo na lahat, doon pa lang natin siya kagayatin. Ang gagamitin natin ngayon ay pulang sibuyas. Hatiin natin ito. Hindi ko gagamitin lahat kasi hindi naman kalamihan yung gagamitin kong ito na. Hindi ako professional ako kaya comment lang nila kung meron kayong mga isang comment niya sa akin paghihila ko pag trabaho ko. Okay. Pusin ko ito. Then this slice. Tapos ang pangalawang gagawin natin ay yung anong tawag nito? Ginger. Sorry, bumagsak ang aking camera kasi yung aking light ay medyo mainit, mabigat. Kaya hindi kinaya ng aking base. Take 2 tayo. At of course, ang aking paborito, hindi mawawala ito. Ayaw kong gamitin ito na sa ilalim. Gawin ko lang ito. So, ayaw nga. Coriander. Okay. So,
is ang ating mini cucumber. Bong sili. Yan. Nandito po maanghang. Bali ito ay mini green pepper lang to. Pero masarap siya. Masarap siya ito. Green pepper to. Hindi siya maanghang. Vinaigrette. Vinaigrette balsamic. Yan. Yan. Yun ang ating magsangkapan. Yan na siya. Hindi ko natin, ha? Next na hiwain natin ay ang ating kalamansi. So, ang gagawin ko nito ay ganito lang kasi yung kalahati parang dekorasyon ko mamaya pagluto ko na yun. So, pukla natin siyang ganyan. Make sure na tagos hanggang gitna para ganang-ganang mamaya. Yan, see? Dari ba? Yan. Ready na ang ating dinadaan na tuna. Cut lang natin ito ng ganyan. Yan, bali gagawin lang natin siyang cubes. Mga siguro 1.5 quarter of an inch ang ano niya. Ang thickness niya. Yan. Makarancho. Ah, masarap na pumutan niya mamaya. Habang lumalaklak ka, mayroon ka nito. So, gagawin po natin ay hiwa-hiwain lang po natin siya ng cube. So, pwede mong i-hilera mo silang ganyan. Ang dalawa. At hiwain mo lang. Haba. Ganyan. I'm looking. I'm cutting with you. Ganyan lang. Cut mo na siya, ay lagay mo sa iyong naka-prepare na pan. Pwede mo rin siyang ganyan para mas madaling mas maganda na kahiga. Pwede na pa-practice mo, ha? Dalawa lang.
sabor. Gayat na tuna. So, simple lang po ang ating gagawin. First na gawin natin ay lagyan natin ang ating balsamic vinegar. Actually, mga karancho, usually ginagamit ko lang suka. This time, balsamic vinegar ang ating tapos lamong asin. Oh, one thing na nakalimutan ko. Ito bale extra lang to. Sriracha. Yan. Ooh, yeah, pampainit ng usapan. Tapos ilagay yung soy sauce sa mga 2 tablespoons. Yan. Tapos like I said kanina mga, hindi ko lahat-lahat din ito, mga siguro 1 chopped tablespoon of ano lang, ginger. Yan, pero ang ating vegetable lahat natin lalagay yan. Yan. Tapos ang ating chopped onion. Yan, lahat natin lalagay yan. So, of course, ang ating ang tawag ulit nito ating kalimutan ko rito Mami! Anong awit ang tawag ng vegetable na to? Pabinili ko. Nakalimutan ko pa, tinanong ko kay madam. Coriander pala. Coriander. Ang ating gagawin po ngayon ay just haluin lang yun, that's it. Ayan mo yan. Tingnan mo yan. Andyan na. Andyan na. Uy. Ayan. Oh my God. Ayan. Ayan. Makalabas ng tsura niya. Kanina, ito palang kalamansi, of course, ilalagay din natin yan. Yan. So, isang kalahati ng kalamansi. Kasi iba rin ang bangat ng ano yun, ang kalamansi. Ayan, nabigyan natin ang buto. Ayan. 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 Palalamigin lang natin to sa fridge ng mga siguro 5-10 minutes. Iyan natin sa fridge. Tignan lang natin ha. Siguro tatlong tablespoon pa yun. At konti na lang. Konti kasi parang another half a teaspoon. Yan. And that's it. Ang ating kilawin.
bago pa lang lahat makalimutan, ay, oh shit. Ito pala yung extra virgin olive oil. Kunti lang. For like 5-10 minutes and we should be okay. Ayan, tapos na. Oh, yummy! Ito na mga crancho, inaantay natin. Tikman lang natin ang ginawa natin. Sarap. Mga karancho, if you find this video interesting, please give it a thumbs up. At pag sisipagin naman kayo, please mag-subscribe kayo. Huwag na kayo maya. Mag-leave na rin kayo ng comment. Thank you. Happy Sunday. See you next time.